Merong tatlong rason kung bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa natatanggap ng client mo. Tatlo. At pag-usapan natin yan ngayon. And I need you to listen to this. And I need you to embrace this. And I need you to have an open mind about this. Kasi para sa atin to. Not all the time we talk about, you know, encouraging stuff. Sometimes we need to talk about the reality. Pampagising para matulungan tayo dito, okay? Number one reason kung bakit hindi ka pa tinatanggap ng iyong client is because number one, hindi ka pa experienced. Okay, always remember that as a future freelancer or virtual assistant, guys, dapat importante na alam mo o clear sa'yo kung ano yung service na i-offer mo sa client mo. Okay, kung hindi siya clear sa'yo, malamang hindi rin clear sa client mo, magkakalituhan kayo, makikita ng client mo na hindi ka sure sa sarili mo at hindi rin siya magiging sure sa'yo. Okay? So, dapat clear yung service na gusto mo iparating o na gusto mo i-offer. Okay? At yung mga skill sets, okay, na meron o kailangan para sa service na yun ay may checkmark na. No? Dapat clear yan. Okay? Kasi kung hindi ka pa experience, ano yung service may offer mo? Diba? Ano may offer mo? Paano mo sila matutulungan? Binigyan ka nila ng pera para i-train ka nila, para i-serve sila? Ganun ba yun? No! They invested money sa'yo para what? Ibigay mo yung servisyo mo sa kanila. Okay? Mapadali mo yung buhay nila. Kaya sila nag-invest ng pera sa'yo. Okay? Hindi ka dapat nagkakaroon ng mindset na okay lang, i-close lang natin ngayon kahit mataas or whatever, tapos bahala na pag natanggap, may mga groups naman dyan, may mga tutorials naman dyan. No! It's the other way around, guys. You prepare yourself first for that application. Okay? Number two, mga beshies, hindi ito para sa'yo. Okay? Hindi ito para sa'yo yet. Hindi naman siya, hindi ito para sa'yo for every period. Kasi bawat tao ay may kanya-kanyang season sa buhay. Kung ikaw ay naghahanap ng isang, what you call this? Kung ikaw ay naghahanap ng stable, okay? Na income, stable, na benefits, and you're thinking na with freelancing, nandun agad yung pera. Dahil nakikita nyo sa social media, piniflex yung kinikita, yung bank account, bahay, yung kotse, whatever that is, yung lifestyle, travel, akala mo kayang-kaya yan kasi yun ang pinapakita nila online. Nabudol ka doon. Well, guys, reality is you won't get that right away. Okay? And reality is, freelancing is not stable. Kung wala kang experience, okay, kung hindi ka handa sa mga business plans mo, so financially, sa mga gamit mo, mahirapan ka. Aalis ka ng full-time job mo, mahirapan kang bumalik o kumuha ng bago, mahirapan kang makapasok sa freelancing kasi hindi ka pa talaga handa. Ano mangyayari sa'yo? You're stuck there. No? You're stuck there. Wala ka na magagawa. Diba? Kaya guys, kung hindi mo pa season, huwag mong madaliin. Take your time. You have to transition smoothly. Okay? Trust the process. And number three, okay? Pangatlong reason is, hindi ka tiwala sa sarili mo. Again, hindi ka tiwala sa sarili mo. Okay? Meron tayong skills. Clear sa atin yung servisyo yung ibibigay natin. Pero lagi ka nadadoubt sa sarili mo. Hindi mo, wala kang confidence. Guys, kung may unang dapat maniwala sa'yo ay ang sarili mo. Kasi how will you sell yourself kung hindi ka confident sa sarili mo? Mahirapan ka. A lot of us are really skilled, pero nahirapan tayong i-showcase ang sarili natin, nahihiya tayo, natatakot tayo. Pero yung totoo dyan, yung skills natin ngayon ay pwedeng kumita o pagkakitaan ng libo-libong dolyar. Guys, huwag natin sayangin. Okay? As long as you know that based on your research, yung mga skill sets na kailangan mo para sa service na i-offer mo, okay, at alam mo clearly kung anong impact na kaya mo ibigay, okay, ay nandoon, check na check,
Okay? Kung check na check na lahat yon, at may previous experience ka na talagang bongga, may documented yon, huwag ka maya. Sell yourself. Be confident. Okay? Kaya mo yan. Okay? Panahon mo na. Season mo na. Make the most of it. Diba? Huwag kang mahihiya. Dahil, kung mahihiya ka, may mauna sa'yo. Kung mahihiya ka, hindi ka kikita. You have to learn how to market yourself out there. Put yourself out there. At mangyayari na yan kung sisimulan mong pagkatiwalaan or magtiwala sa sarili. Yun yung mga tatlong rason kung bakit up to now wala ka pa rin clients. Sana ay nagising ka dito. Okay? See you on the next one. Maraming salamat. Bye!